Welcome back sa channel natin. So ngayon, ibang gagawin natin. Makikiuso tayo ngayon. Kasi alam niyo naman, usong-uso ngayon yung halaman. Pero, siyempre, ang halaman, kailangan alagaan. Kailangan diligan. Eh ngayon, nag-open up na yung quarantine natin. Pwede na magbakasyon, paggala, magbakasyon ng mga isang linggo, mawala na itong araw. Sinong didilig ng halaman natin? Yun ang mag-iyari ngayon, mga paps. Kawawa yung mga alaman natin, may iiwan sa bahay. Kaya ngayon, mga paps, mga tito, mga tita, gagawa tayo ng automated garden irrigation system. May kakayahan itong mag-delay kung anong oras, ilang beses sa isang araw, ilang beses sa isang linggo, gaano kadami, gaano katagal. And maintenance fee ito, mga paps, kabit and forget. Ayun, mga tito, mga tita, siguro i-share ko itong project sa inyo kasi alam ko kayang-kaya niya naman itong gawin dyan sa inyo. Kasi itong mga gamit natin is makikita naman. Nakuha ko lang naman ito sa Lazada and available naman lahat itong mga gagamitin natin para sa automated pandilig natin ngayon, mga tito, mga tita. Kasi yung halaman natin, kailangan natin give some love, mga tito, mga tita. So, mahirap pag walang magdidilig. So, pakita ko na sa inyo, mga paps, kung ano mga kailangan natin. Simple lang ito. I-walk through natin itong project natin ito. Hanggang gumana, hanggang operation. And tuturuan ko rin kayo kung paano pag-set ng ating automated irrigation system natin. So, ito. Mga papsi, itong mga kailangan natin. So, ito yun. Ito, hindi natin kailangan to. So, ang pinakapuso ng sistema natin, mga paps, is ito. Ito yung automatic na nagbubukas ng ating tubig simula sa ating supply. Battery operated ito, mga tito. Ang brand nito ay sa Orbit. Medyo may kalumaan na ito sa akin kasi matagal na ito sa atin, siguro mga 7 years na to. Matibay ito, nababasa, nauulan na, naiinitan, and hanggang ngayon gumagana pa rin. So nandito yung operation, parang main operation ng automated natin. So nandito masaset natin lahat kung gaano katagal, gaano, kung ilang beses isang araw, gaano kadami yung pagdilig natin, gaano sa isang linggo. Pwede rin ito, kaya ito yung pinaka puso ng ating sistema. So andito yon. So battery operated ito, mga tito, mga tita. Dalawang battery lang kailangan nito. Tumatagal siya ng mga 4 na buwan or mahigit. Matagal ito, mga paps. So kabit and forget lang talaga ito. As long as, mga tito, mga tita, okay yung supply ng tubig natin, medyo may kalakasan din para yung tubig natin makarating dun sa dulo ng ating sistema. So ayun. So ang sunod natin, mga paps, itong mga connector natin. Mga connectors lang naman ito. So ito yung Y connector kasi yung area natin is nasa gitna yung supply natin. Kaya pag ihiwalay natin yung supply, gamit itong splitter na ito. Ito yung magkakabit dito, mga tito, dyan. And then ikakabit natin sa dulo itong mga connectors ulit. Ganyan lang din. And then yung makikita nyo, itong dulo is nandito kung kakabit yung 1/4 na hose natin, mga tito, mga tita. So ganun lang yan. And then ito na yung mga sprinklers natin, mga tito. So, ito yung kinatawag na mini sprinkler. So maliit lang yung buga nito pero maganda rin, pino. Ito naman ay mga drippers. So drip lang ito kung hindi gaano kadami.
Tapos yung mga key connectors natin, and then yung mga pang-guide ito sa host natin, let's say ganito, itusok nyo sa lupa para mag-guide niya kung saan papunta yung host natin. And then ito yung punch hole para dito sa host natin. So marami tayo nyan mga paps. Ganyan kalami yung nabili natin. So isang package ito, galing ito sa Lazada. Pwera ito, di kasal sa package. Ito is meron na tayo ito matagal na kasi nag-gumawa na tayo dati nito ng automated na guardian na irrigation natin dati. Gagawa lang tayo ng bago ngayon gamit itong mga sprinkler na to kung magiging effective naman siya. So ayun mga paps, ito lang yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng automated garden irrigation system natin. Siyempre, kailangan din na tubig. So madaling-madali lang ito. Tingin ko, sama-sama natin na tingnan itong project na to. Uy, sige, gawin na natin. Kamusta? So, nandito na tayo ulit. Ngayon, ipakabit na natin itong pambukas natin ng irrigation system natin. Ito yung automated. So, ikakabit natin dito sa water supply natin ngayon. Kailangan natin ng yung ganito para ma-itap natin ito dyan sa water supply. Then, ito naman, para dito para meron tayong supply pababa. Then ito yung auxiliary natin para sa hose natin. So tara, bit natin. Pag nagpa-piping kayo mga paps, plumbing, lagi kayong dapat merong teflon para mas maganit yung higpit ng mga tubo natin para may higpitan. So mga paps, ito, nakabit na natin yung pinaka main natin sa pinaka water source. Hindi na kami nagkasundo ng mga piping natin kasi pag gusto niya is papunta daw, hindi ka na siya maibaba kasi mahigpit na dito. So kung meron kayo mga paps suggestion kung paano kung maipapababa ito, comment na lang sa down below para mapaikot natin itong ganyan. So ito yung pinaka faucet natin. Lalagyan pa rin natin ito ng garden hose. So dito ko siya ilalagay. Then ito yung source natin, pinaka sa automated na pambukas natin ng tubig. So nandito siya nakalagay. And then meron tayong splitter. So ihiwalay niya yung dalawang connection para meron tayong dalawang source. Maglalagay na tayo dito ng attachment ng flexible hose natin para ma-route na natin yung mga supply natin ng tubig. Alright. So, bali ito yung attachment natin mga paps. Lagyan lang natin ng flexible hose ito. So, ganyan lang siya. Then, makakabit na kagad yan dito. Ayan. So, ito, pwede natin i-route papunta doon sa kabila. And then, yung sa ilalim naman, yung papunta sa harap. So ito na yung gagabitin natin para papunta doon sa front na lawn natin. Try lang tayo maglagay muna nitong sprinkler natin, yung mini sprinkler natin. Kung makikita nyo dito is maliit na maliit lang talaga siya. So naglagay tayo ng dalawa. So try natin yung T-connector and then yung connector para dito sa sprinkler natin. Then, try natin i-on yung supply natin kung gaano siya lakas or gaano ang itsura niya. Kung ano itsura niya pag nag-bigay ng tubig. So, ayan mga paps. Ang ganda. Ang ganda yung bigay niya. So, parang mist lang talaga siya. Taman siya mga paps. Kung gaano yung, kung gaano yung bigay ng tubig. So, ayan mga paps. Ma-adjust nyo yung buka ng tubig. Ayan mga paps. So, bali mga paps,
ganito lang yung pagkakabit nitong mga attachments natin. Let's say itong T-connector natin. So, ito yung flexi hose. Sinisiksik lang siya mga patong. Ganyan lang siya. Konting pwersa lang para mailagay natin yung tubing natin sa ganyang itsura. And then, kukuha tayo ng kapiraso nito. Kunting lang ito mga kapiraso niyan. Para maikabit natin ito dito sa dulong itong T-connector. Ayan. Ganun yung itsura niya para makabit natin itong attachment para dito sa mini sprinkler natin. Ito yun. Ito naman yung mini natin. So, ganyan. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, madaling-madali lang pag-assemble itong ating sprinkler. So, bali ito yung na-install natin ng mga sprinklers. So bali itong blue pipe na to mga paps, nilagay lang natin para meron tayong mapaglagyan itong tie wrap natin. Install natin yung line.